Hello, Melgoers all over the world! Nandito na tayo sa May Danang and nandito tayo sa May Mike Beach! Yan, to be honest, wala na sana kaming plano na i-vlog pa to kasi gusto na namin magpahinga dahil lalaban kami sa mga susunod na vlog. Pero kasi guys, gusto namin sa inyo i-share kung paano namin nakuha ng 800 pesos lang itong hotel namin na beachfront mismo. Nandito talaga kami mismo. So ipapakita namin sa inyo, kami na nagsasabi sa inyo, pag nakita nyo yung room namin, hindi kayo maniniwala na 800 lang yan. At syempre, total, nandito na rin lang naman tayo. Ikot na namin kayo dito kasi may mga ganap din dito. Mamaya malalaman nyo yan. Pero syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe, i-like, at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. Sa mga gagamit ng Klook, huwag nyo pong kakalimutan ng aming promo code para po magkaroon kayo na up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to hello everyone! Hi guys! Nandito pa rin si Enzo. Wala yes. Tayong choice, siya pa rin. Charot! Sama ng loba! So anyways, eto nga yung Mikey Beach. So mamaya, ikot namin kayo dito. Pero nagulat kami na Enzo. Pakita mo sa kanila yung buhangin, bes. Tingnan nyo yung buhangin kung gaano siya kaputi at kapino. Hindi naman, exaggerated na naman siya. Hindi naman parang burakay. May hawig, pero pino din siya. Ganun talaga siya. And then mamaya, meron ditong basket boat na nakikita nyo lang yan minsan sa Hawaiian, pero meron dito. So, diretso na kaagad tayo sa ating room. So, ito yung hotel namin. Beachfront na beachfront siya. At dahil beachfront tayo, guys, syempre, meron kaagad ditong shower na ipoprovide sa inyo. And then ito, ano tawag dito? Gripo. Ayan. Ay! Diyos ko, ano ba naman yan? Bloopers agad. Kasi para maghuhugas muna kayo ng paa. Paano ba to, bes? Ayaw bumukas. Naku, shower ang bumubukas. O, oh, ayan. So, hugas-hugas tayo paa. Ayun pala. O, oh, ayan, guys, diba? Oh, hugas-hugas. Hugas-hugas. Ayan. So, ganyan. Kapag ka nasa may beachfront hotels dapat, naghuhugas muna. Ang dami na namang sinabi. So, diretso na tayo. So, eto. Pag-akit na pag-akit nyo, spa ka agad. Ito yung spa nila. So dito, ayan, ito yung pinaka-spa nila. But, pwede tayo rito tumambay. Meron ditong provided na beach bed. Ang ganda sana, no? Kung diretso ibaba na kaagad. Pero may harang kasi, oh. Pero ayan, oh, may beach bed yan. Actually, maliit na hotel lang to, guys. Pero, yung amenities niya, okay na okay. For us, ha, para sa isang maliit na hotel, hindi namin na-expect na meron siyang ganitong amenities. Pasok na tayo. Sa second floor lang yung ating room. Pero mamaya na tayo sa room. So, dito muna tayo sa may kanilang reception. Here's the reception area. And then, to be honest, ang babait nila, no? So, napunta muna tayo sa may... Saan muna tayo pupunta? Sa pool area muna tayo. Sa pool area muna pool tayo. Pool area nga, guys, sa third floor. Infinity pool din siya. Wow! O, nakapunta na kasi si Enzo. Kasi nag-check-in pa lang kami kanina. Nahihina siya. Tapos doon daw yung CR. And then, nag-provide din sila sa amin na hindi na namin naipakita, guys. Kasi nga... sobrang na-overwhelm kami sa mga pangyayari. Kukwento namin sa inyo kung bakit. Nag-provide sila ng fruits and then ng tea. Tea ba yun? Yes, ng tea. Parang yun yung pa-welcome nila. So, eto na kaagad yung kanilang infinity pool. Look! O, oh, diba? Ano yung gym nila? O, oh, nasaan? O, oh, eto na pala yung mismo yung gym. So, eto yung gym. And then, eto na yung kanilang infinity pool. Hello! Hi! Hi! So here's the infinity pool. Oh guys, saan ka? Ang gandang magpicture dito. So hindi pwedeng hindi tayo rito magpipicture. Ayun oh guys, oh. Tapos nandito kayo sa may pool, ang makikita nyo kaagad, diretsong-diretso na kaagad ng beach. So ganun siyang kaganda. And then pwede rin ditong tumambay. Ano yung nasa may fourth floor, bes? M-lounge daw nila. O, yun daw yung M-lounge. So, yun naman yung titignan natin, yung M-lounge. Pakiramdam ko, doon yung ating buffet breakfast. Buffet breakfast? Hindi ko pa alam, guys. Talagang na-surprise na kasi kami. Hindi kasi talaga. Basta, ikukwento ko sa inyo yung mga actually, pangyayari. Diba, hindi naman natin na-expect na may breakfast tayo. Oo. Nandito na tayo sa may M-lounge. So, actually, may lip naman. Gusto ko lang pagurin sa Enzo para ma-exercise ng kaunti. So guys, ito yung kanilang restaurant. Imagine guys, oh. Tapos ito, sarado pa kasi. Pwede bang pumasok? Ah, pwede naman na. Kaya lang kasi mainit na. So imagine, dito oh, pwede rin ditong tumambay. Look at the view. Ayan. So from here, makikita nyo, ito yung pool. And then, ito na kaagad yung beach.
Ganda, guys. In all fairness. And then, pasok tayo. Now, dito naman tayo sa may kabilang part. Ay, mas malaki dito. Dito naman sa may kabilang veranda. Grabe yung araw dito, guys. Diyos ko. Parang ano, parang nasa bubong lang. So, ito naman sa may kabilang side naman. City view naman siya. Ito yung city view. Grabe. Ang ganda rin dito sa Maydanang. Alam niyo, para na siyang modern na modern. Para na siyang Manila or para na siyang yung papunta sa Mimoa. Ang tataas din ng mga buildings. Tapos, alam niyo, parang organized na din siya. Pasok na tayo, nakakasunog masyado. So, for sure, dito yung ating breakfast for tomorrow. And then guys, ang talas ng mata ko. Siguradong sigurado ako. Di ba sinabi ko sa inyo, nag-provide nga ng fruits. Piling ko ito yung pinagkainan namin. Ayaw, yun. Oh, ito yun. Oh! Di ba? And ito pa yung T.O. Ito siya. Oh, di ba? Talas ng mata. Now, ito na yun, guys. Baba na tayo sa room namin. And hold your breath. Ako na nagsasabi sa inyo. Ewan ko lang kung sasabihin yung worth 800 pesos lang yung hotel namin. See you sa ating room! Dito na tayo sa ating munting room. Munting room! Ipapakita namin sa inyo. Pahaba kasi to. Kung kami nga nagulat, eh, na ang laki niya. So, ito na kagad tayo kasi ito yung natawa kami. Actually, natuwa. Kasi may dalawang pinto. Itong isa, para dito sa may bathroom. Ayan. Tapos, pwede ka na rin naman dumiretso ng toilet. Pero, depende kung saan mo gustong pumunta, kung ano yung pintong bubuksan mo. Ito naman yung isa. Ayan. Ito naman yung toilet. And then, tapos, hindi naman to ng, ano, ng shower room. Parang walang toiletries. Hanapin ko mamaya, guys. Parang wala akong nakikita. And then, dito, meron ditong mirror. And then, dito yung mga lagayan ng mga luggage. Yes! Oh, may luggage na kami. Huwag kayong loloko-loko. Dahil sa credit card. Kung hindi ito libre, hindi kami magkaka-luggage. And then, at the safety deposit box, meron silang bathroom. So, meron ditong sink, at saka meron ditong mirror. Ayan. So, lakad na tayo. Ito, makikita nyo na kaagad. Nandito ka agad yung bed. And it's a king-size bed. Sobrang komportable. Guys, siguro naman, napanood nyo naman siguro yung ano namin, yung vlog namin sa may, saan nga to? Sa may Mercure, di ba? Guys, ako na nagsasabi, ito palang napapakita ko sa inyo, di hamak na mas maganda to. Kaya nga sabi ko sa inyo sa last review ko, parang doon lang ako sa may room naging disappointed. Kasi ito guys, ang laki talaga, grabe. Ito pali, parang maliwanag siguro, dalhin ko to. Parang ang dilim ko. Oh, may paganyan pa guys. So, lakad pa tayo dito. O, ayan guys, o. Meron ditong tasofa. Huwag kayong loloko-loko sa amin. At ang tasofa niya, Diyos ko pa, beach. Diba? Parang yung mga beach bed. O, ganyan siya. Kaloka. Ano na ito guys, o. O, again, sorry ha. Kung napanood nyo rin, yung vlog namin, sinabi namin sa inyo, diba, maliit yung TV doon sa may Mercure. Kasi nga, nakakapag-stay naman kami ng mga hotels na hindi ganun kamahal, pero ganitong kalaki yung TV. O, diba guys? Tandaan nyo guys, itong hotel na to, 800 pesos lang. Mamaya sasabihin ko sa inyo yung sekreto. And then, ito yung view natin. Ayun lang. So, itong view namin ay city view. So, meron din namang ano, meron din namang ocean view. Yung ocean view kasi, mas mahal lang siya ng kaunti. Siguro mas mahal lang siya ng mga 800 pesos. But the problem is, ano na siya, sold out na siya. And now I understand kung bakit mas mabilis ma-sold out yung ocean view room. Kasi nga, di ba, ito pa lang eh, okay na yung room. Tapos imagine nyo kung yung view nyo, ocean view. Di ba? At tapos, oy pa-atras ka bes, huwag mo muna ipakita yung isu-surprise ko sa kanila. O di ba, ipa-surprise ako sa inyo. And then meron ditong 2 bottled waters. Meron din ditong iced tea. Meron din ditong tea and coffee. And ito yun. Ang hindi ko alam kung may bayad to, pero feeling ko wali naman siguro. Tatanong natin ha. So meron ditong Pepsi, merong coffee, and then merong beer. Pagka walang bayad, alam nyo na, syempre inumin natin na. Pero kung may bayad, no, walang ganong magagana. And then meron pa dito, ay, alam nyo, nakakatuwa yung mga hotels na merong ganito. Hindi para ano ha, timbangin yung sarili. Kasi diba, yung mga, huwag mo ipakita yung timbang ko ha, kaloka ka. Ay naku, bumigat na naman ako ng 1 kilo. But anyways, diba, kasi bago tayo pumunta ng airport, minsan namumroblema tayo
kung yung hand carry natin o yung maleta natin, tama ba yung timbang. So ayan, na-provide sila. So ito na yun guys, kaya ako hinahanap ka rin na yung toiletries, wala. Meron akong pa-surprise sa inyo. Naloka ako! May bathtub dito guys, yung bathtub. Ito yung pinto, ito yung CR. Nandito yung bathtub, grabe. At ang laki niya ha. Oh, isa ito sa may pinakamalaking bathtub na nakita. At hindi lang malaki, malalim. Yung pala yung term nun, malalim. Kasi usually, ay nandito na daw ako. Usually kasi, yung bathtub na ano namin ni Enzo, napapag-stay namin. Parang no, besang ganito lang no. Ito talaga, oh, diba? So ito yan, kaya parang nandito yung mga toiletries, nandito yung mga shampoo, nandito yung, ano tawag shower dyan? Gel. Shower gel. At saka syempre mamaya, magpapano tayo dito, papagula-gula tayo dito. Okay ba? And it's 800 pesos. Bakit? Later sabihin ko sa inyo. Ay hindi, baka bukas na pagkatapos ng ating breakfast. So surprise muna, may breakfast pa to guys. So ito na yung aming room. To be honest, nagulat kami na ganito siya kalaki. Talagang malaki talaga siya, Diyos ko. At overnight lang kami dito ha. Tama-tama lang to. Yung pag-isaya namin, talaga nag-isip kami ng hotel na gusto namin nasa beachfront lang ni Enzo. Kasi may pinaghahandaan nga kami guys. And ito na yung huling vlog na mapapanood nyo dito sa may Vietnam. And then after nito, samahan nyo na kami. Kailangan namin kayo. Kailangan namin yung pang-boost ng moral namin, ng self-confidence namin, ng energy namin, at ng tapang namin. Kailangan namin yun kasi doon sa may susunod na bansa na pupuntahan natin. So ito na yun guys. It's 4 p.m. So labas na tayo. Ayun yun eh. Tignan nyo naman paglabas namin. Beachfront na kaagad. Look! Ay, kaloka! Nag-high tide na pala. So, ayan. Oh, so, alam mo na, yung pagka-white niya kanina, dahil talaga sa may ano, sa araw. Ngayon, pakita mo ulit. Hindi na masyadong white. So, parang na siyang brown-brown. Pero ang maganda sa kanya, Pino. Yun yung maganda sa kanya. So, alika, pumunta tayo dyan sa may pinakamaraming tao. Dito, wala masya. Ay, Diyos ko! No, bakit na naman no swimming? Dito pa kami natapat sa may no swimming. Oh. So, eto na guys. Susugod na tayo dun sa may ganap. Kaya parang nagtataka ako. Wala nagsiswimming dun sa may tapat namin. Eh, yun naman pala. No swimming allowed pala doon. Diyos mio. Beachfront kami. Tapos no swimming allowed, diba? So, eto yan guys. Oh, eto yung mga basket boat. Basket boat talaga. Oo. Oh. Basketball talaga tawag dyan, oh. Ayan, kita nyo ba? Oh. Pero oo nga, parang hindi nga yata siya pang tourist. Baka pang ano lang to. Pangingisda siguro nila. Oo, kasi kung dito nila yung gagamitin, my gosh. Hindi pwede, kasi dapat siya sa may banayad eh. So, tara, lakad lang tayo. Ayan, may mga foreigners din. No swimming din dito. Bakit kaya? Ah, no swimming pa din. Kaya pala lahat nandoon, no? Ayun guys, kaya nandoon sila sa may kabilang part na yun. So, tara lang. Lakad lang tayo. Ang dami ring tao. Actually, yung mga ano, nagchismisan pa daw tayo. Chismis lang namin. Yung mga Vietnamese, ganyan, mga Thai. Para rin yung ano, karamihan parang Filipina. Nakakapag-asawa rin sila ng mga foreigners. Mga AFAM. Mga AFAM, ganyan. Oo, kaya kapag nandito tayo, or sa may Thailand, naku, makikipag-agawan kayo sa AFAM. Ganun talaga, ang lalaki rin ng alo, no? So, ito yung ganap. Ayan, look! Actually, ang ganda rito. Hindi ko ito na-appreciate kasi before, kasi pumunta kami dito, ang dami nga kasing ganap eh. Dati kasi kapag nagta-travel kami, puro ganap, 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 puro puro ano, day tour. Wala kaming time na yung katulad nito, na nandito lang. Ayan o, oh, ang dami nagsaswimming. Ang dami nagsaswimming guys. Tapos meron pang mga naka-uniform. Hindi namin alam kung ano yung mga naka-uniform na yon. Kaya alam mo talagang grupo-grupo talaga sila. Sasarap dito mag-chill o. Oh. Diba? Ano tawag dyan? Ano tawag dyan? Sandbag? Sandbag. Oh, parang ganun. Upo kayo kasi dyan. Kasi ginawa nila yung style diba? Dito, katulad sa Kuta Beach, no? Pero para sa akin, ha, mas maganda to kaysa Kuta Beach. Oh, yung Kuta Beach na nasa Bali. Pero mas maganda to. Kasi tsaka yung doon sa may Kuta Beach, ang OA din, napaka-crowded. Tapos ang daming nagtitinda ng something-something. So, in fairness, sa totoo lang, mas maganda naman to sa may Kuta Beach. Pero, hindi naman namin kayo chacharutin. Mas maganda di hamak pa rin ng Boracay, oh, ha? Siyempre, Boracay yun eh. Oo, kanina kinukumpay niya sa Boracay. Chiracharut mo kami, best! Sabi silang parang Boracay. Hindi kami sa'yo, uy, Boracay, Boracay ito! Ayan, nag-explain na tuloy sa Enzo.
Kaya lang din, ang maganda lang din dito, ayun yung kaibahan, no? Pati sa may Pattaya. Ay, hindi, mas maganda rin to sa Pattaya. Yung alam nyo, yung beach to, tapos ito, may mga buildings dito. Ganun siya. Para siyang kumbaga sa may Pilipinas, Manila Bay. Pero yung sa atin, yung Manila Bay, hindi pwedeng paliguan. So guys, ayan o, meron ditong mga activities. Katulad nyo, no, meron ditong mga parasailing. Tapos may nakikita kami mga nagbabanana boat. So kompleto rin naman. So para rin naman siyang talagang buhay na beach. Hindi lang siya yung parang swimming lang. So ayun siya, kumbaga legit beach talaga siya. In fairness, maganda dito. Guys, makikigulo tayo dito. May team building dito. Tara, let's! Happy Fiesta! Diba? Grabe! Ang saya nila. Actually, yung mga Thai, mga Vietnamese, mahilig sila sa mga ganyan. Pakita namin sa inyo yung kabilang side naman. So, ang ganda kaya ng location ng hotel namin. Ayun nga lang, no swimming. Diba? Oo, ang ganda dito. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang ito na-appreciate. Nung last time na pumunta ako ng Hoi An, di ba sinabi ko sa inyo, hindi na ako dumaan ng Vietnam. Ay, hindi na ako dumaan ng Danang kasi ganito, ganyan. Ang dami kong hanash. Pero ngayon, ang ganda niya na. Hindi ko kasi alam kung inayos si guys. Guys, dito sa may part na to, ayan, may nakalagay na I love Danang. So, dito pala dapat nagpapapicture. And then dito, pwede rin mag-swimming. Kaya ang dami rito nagsuswimming. Hindi ko talaga alam kung bakit doon sa may harapan namin hindi pwede. Eh meron din naman ditong malalaking alon. Ayan o, kung nakikita nyo, malalaki yung alon. Tapos dito naman sa may part na to, ito yung beach front, diba? Ito yung beach front. Tapos ito naman sa may harapan, parang naging park na rin siya. Ayan o, pwede rin doon magpicture. Ayan yung basket boat, pwede doon magpicture. So actually, yun yung mga nagiging maganda sa may ibang mga beaches sa Southeast Asia. Yung kumbaga parang yung park, parang nagiging beach na rin siya. Or yung beach, nagiging park. Naguguluhan na rin kami. Pero syempre, kung pagdating sa may nature naman, mas maganda pa rin naman talaga yung Pilipinas. Kasi sa atin talaga parang, di ba, parang virgin beach yung dating. Ito kasi yun nga eh, yung beach nasa may city mismo. So, naka-live tayo ngayon. And sakto, it's 9 PM na. Kaya, yung mga papasok ngayon sa may live natin, may free shoutout sila. Akala mo naman, may bayo shoutout natin. Tatakala mo naman pagka na-shoutout sila. Akapal na mukha namin, no? So sige, mag-shoutout na tayo. Hi to Tet R. Hello to JC. Si JC lagi naman tong present. Kahit hindi yan siya na-shoutout, present yan. Si Mini Borromeo. Ang saya, lagi ko kayong natatimingan ang live ninyo. Ay, may pagkabarok ako, no? Ang saya, lagi kong natatimingan ang live ninyo. Hi, Mini Borromeo! Thank you! Kay Star Tito, hello din. And then kay Jordan Adoremos. Saan po kayo ngayon? Ay, nako, hindi ka nanood ng ng first vlog natin. Shinoutout pero pinagalitan. Nag-vlog kami. Ay, meron tayong premiere kanina. Go. Hi, Ate Tai Kim. Ito rin, forever din tong forever din tong tawag nito, present. Oh, so, sino pa? Hi to Jan Ramos. Hello. Ayan, so sino pa yung babatiin natin? Nelly Maglalang. Hi to Nelly Maglalang na forever din tong present. Lagi ang mga present. So, ayan yung mga nanonood sa atin ngayon sa live. So, thank you for watching. So, ayan, hindi man kami nakakapag-reply palagi ng mabilis, pero naglalaan kami ng oras para ma-replyan kayo. Kasi nga, kung kayo nga, naglalaan kayo ng oras for us. So, wala kaming karapatan magmaganda. Hindi kami pwedeng magmalaki sa inyo kasi kung hindi dahil sa support ninyo, wala rin kami. May humabol pa ba? Ay, of course, kay Peppermint Ice Cream. Yan, kahit gano'ng kahaba yung name mo, lagi ko yung binabanggit kasi lagi ka rin nakasupport sa amin. Kay Mary Leguera. Hi! Thank you! Sa kanila nung hobby niya, lagi daw silang nanonood. So, ayan! So, again, so kanina napakita na namin sa inyo yung room, napakita na namin sa inyo yung beachfront ng Danang. O, ayan, alam o, ayan, alam niyo na kung nasaan kami. So, napakita na namin sa inyo yung beachfront ng Danang. And then, napakita na rin namin sa inyo amenities ng hotel. Meron pa tayo ngayong shout-outan dito. So, tomorrow, magkita-kita naman tayo sa breakfast. Good morning, guys! So, today naman, ipapakita na namin sa inyo yung breakfast dito sa aming hotel. So, actually,
Nung una, akala namin, ano, buffet, di ba? Pero habang gumagabi na, nawawala na kami ng pag-asa nung umikot na kami. Kasi nga nakita namin, kaunti lang pala talaga yung nag-aano rito, nag-i-stay. I mean, kaunti lang yung rooms. Parang mga nasa 12 rooms lang dito. Pagkakiyak namin, binigyan kami ng menu. Ayan. So, sabi ko, naku, ang konti lang, hindi kami mabubusog. Eh, gusto ko pa naman magpakabusog kasi nga parang hindi na kami gagastos sa airport kasi flight out na namin ngayon. So, nung binigay sa amin, sabi ko, naku, ganyan, ang hirap naman, ang konti na makakain natin. Tapos biglang sinabi, lahat daw to, pwede kami umorder kahit ilang beses. So, order all you can naman pala siya. Anything, pwede niyong order. Eh, kami pa ba kapag kaganoon? So, syempre, tinodo na kaagad namin. Ay, sisa nang dumarating yung order natin. So, ito ay chicken fried rice. Ayan. And then, ito maganda, guys. Oh, akala namin omelette lang ito. Ito yung omelette. Yung pala yung omelette. May kasama siya ditong bread. Tapos may pipino dito. And then, ayan, may bacon, guys. And then, meron pa ritong chorizo. Chorizo! And then, kay Enzo, ayan, meron din siyang chicken fried rice. And then, meron pa kami ritong fried noodles. Ito, puro vegetables naman siya. Dumating pa yung fruit. So, ayan. Ito kayang watermelon. Sobrang tamis niya. Hindi ko alam kung bakit sobrang tamis ang watermelon dito sa Vietnam. At kumapit kayo, guys. Dalawang plates yan. Tapos, yogurt din. Hindi ako nag-yogurt, pero si Enzo minaximize niya yung yogurt. Kanya na lang daw. So, ayan, guys. So, nakita nyo na lahat ng breakfast namin. O, diba? Hindi siya buffet, pero order all you can siya. So, ayan, para na rin kaming nagmumukbang ngayon. And for me, ha, mas maganda to kasi yung buffet minsan, di ba, malamig na. Ito talagang freshly cooked, iyahatag sa inyo. Ano yung iyahatag? Bigla ko naisip yung iyahatag. Iyahain, ganun. And then yung fruits, malamig pa. So, ganun talaga siya. So, lahat nung dapat mainit, mainit talaga. Yung lahat nung dapat malamig, malamig talaga. Ganun pa naman ako sa may pagkain, guys. Kunwari, kape, gusto ko siya ng mainit. Gusto ko ang gat mainit, iniinom ko na siya, ayoko siyang lumalamig. Same thing with kapag ka, malamig naman, juice halimbawa, or yun nga, kape din kahit iced coffee. Gusto ko hanggat malamig siya, iinumin ko na siya. So, ayan siya, diba? Sulit na sulit na to, guys. So, sa Enzo, ang nakakaloko, naghihintay pa lang siya. Ayan sa Enzo, guys, sa baka akala nyo, wala sa Enzo. Ayan sa Enzo, sa mga fans na Enzo, hinahanap siya. Ang nakakaloka sa kanya. Hindi pa nga, nahatag na naman na sa isip ko. Hindi pa nga siniserve yung pagkain. Nag-iisip na kagad siya kung ano yung ordering niya. Kaya sabi ko sa kanya, kaloka ka, ubusin muna natin. Kasi nakakayang magtira. Like sa may buffet kasi, kung may matitira man kami, ang dami naming may tira, di ba? So ayan, kain lang tayo, guys. And then mamaya nga, sasabihin na namin sa inyo yung technique. Technique talaga kung paano namin siya nakuha sa halagang 800 pesos lang tong hotel na to. Napakiramdam nga namin, it's worth 5,000 pesos. Guys, tapos na tayong kumain. So dito tayo dumaan sa may mini gym nila. Diba? At least diba kahit maliit yung gym, meron ditong treadmill. So eto na tayo, nandito ulit tayo sa may pool area. Ganda, guys. Diba? At hindi na kami nakapag-swimming sa sobrang hectic ng schedule natin. Hectic talaga, pa-artista. So anyways, yeah. So, eto na yon. Sasabihin na namin sa inyo kung bakit namin siya nakuha lang or paano namin siya nakuha ng 800 pesos lang. So guys, ngayon pa lang, huwag nyo na akong i-judge. Ngayon pa lang, nag-aano na ako. Disclaimer kaagad ako. Hindi ko alam kung panggugulang yun or pandaraya. Pero isa lang masasabi ko, hindi talaga namin kasalanan. And twice na ito nangyayari sa amin. So ganito kasi yung nangyari. Nag-book kami via AirAsia. Ito, ito lang yung binayaran namin. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan. So 800 plus lang yung binayaran namin. May kasama pa yung ano, points. Binayad na rin namin yung points namin. So, binook namin itong hotel na to, itong M Suites dito sa Midanang Beach. Nang yun lang yung presyo niya. So, syempre, nagandahan kami. Imagine mo, 800 pesos, meron na kaagad pool, nasa may mismong beach, o ganyan. Agad na ng room. Tapos, pagdating namin dito, upon check-in, wale. Wale yung pangalan ko dito. Ako yung nag-book, wala yung pangalan ko. So, sinasabi nung receptionist dito na hindi niya mahanap yung pangalan ko, wala daw kaming booking from AirAsia. So, chinat ko yung AirAsia,
And in fairness naman, siguro naghintay kami ng mga 30 to 40 minutes. Tagal nun, ha? Siyempre kasi ayoko naman na maglabas ng pera kasi ano yun eh, paid na siya eh. So, nag-reply naman yung AirAsia. So, ang daming ano, ang daming usapang nangyayari. Kumbaga, sila yung nagkamali. So, eto na yun. So, pinagana ko na yung charm natin. Charm talaga. O pinagana ko na yung pagiging madupang ko. So, bahala na kayo kung ano isipin nyo kung madupang kami or whatsoever. Basta eto yung totoong nangyayari. So, sinabi ko sa kanya na we are regular customers. Imagine, lahat ng binook naming hotel for this trip, lahat yung by AirAsia. Sabi ko sa kanya, kahit i-check mo dyan, ang dami ko nang nabook na hotel by AirAsia. So, sabi ko, yung good customer or loyal customer, hindi namin deserve tong ganitong experience. Na imagine, 2 hours na kami naghihintay kasi ayaw kami pag-check-in dito. Tapos hinihintay namin yung reply nila. Sabi ko, napagod na kami sa biyahe, chu-chu-chu-chu, so ganyan. So yung lahat naman ang sinabi ko, totoo naman. Una, syempre, pagod na talaga kami sa biyahe, gutom na kami, kasi mag-aalas dos na. Tapos, regular customers naman kami na AirAsia, yung mga flights namin, yung mga hotels namin, kahit ako i-trace niya, talagang halos lahat yun, AirAsia. So ang nangyari, ang solution na naisip nila, binigyan niya kami ng hotel na ka-same rate or kahalos ka-same rate nung binayaran namin, which is 800 plus pesos. Ang sabi ko sa kanya, no, we are loyal customers and talagang matagal na kami sa may AirAsia. So, hindi namin to deserve. Hindi namin deserve yung binibigay nyo sa aming offer. O, diba? Nagbatigas ako. So, ang nangyari, nag-send siya ng 2 options. Yung 2 options, number 1, mag-stay kami doon sa una niyang binigay na hotel. And then, mag-grab daw kami para hindi na kami maglalakad. Tapos, i-reimburse na lang namin. Pipicture na namin resibo, send namin sa email, and then babayaran nila. Yung pangalawang option naman, eto na yon. Dito na daw kami mag-stay. Tanungin daw namin kung magkaano yung walk-in rate. And then, bayaran daw namin, kunin lang daw namin yung resibo. Tapos, i-reimburse daw nila. Ang presyo nito, 2.2 million BND. Ganun yung apply mga pera dito, ha? So, sa pera natin, nagre-range siya ng 5,000 to 5,400 pesos. So, ganun. Yung hotel na pinag-istayan namin is worth 5,000 to 5,400 pesos na ang binayaran lang namin na aktwal ay 800 pesos. Yun siya. So guys, kayo nang bahala mag-isip kung tama ba yung ginawa namin o hindi. Pero ako kasi, ang point of view ko doon, hindi ko naman yung kasalanan, hindi naman namin yung kasalanan. Ikaw kaya, turista ka, pagod na pagod ka, tapos mag-check-in ka. Pagka-check-in mo, wala doon yung pangalan mo. Hindi ba nakaka-stress yun? Tapos tatawag ka sa may AirAsia or kahit ano pa mang application yun or kahit ano pa mang booking apps yun. Di ba nakaka-stress yun? Tapos yung pahiya pa, yung pagod mo, yung gutom mo. So yun, ako, pakiramdam ko, tama lang na makompensate kami or tayong mga customers kasi hindi naman natin yung pagkakamali. Plus, ang laki naman yung kinikita nila dyan. Pag tayo ba nagkamali, for example, may nabook tayong hotel na non-refundable, tapos hindi tayo makapag-stay doon kasi may nangyaring something, basta non-refundable, non-refundable. Thrice na yan nangyari sa akin sa AirAsia. Yung pinaka-latest ko, yung sa may koron ko noong February na hindi nga natuloy kasi di ba naka-food poison ako. So, yun, hindi na yun na-refund. Ano yun? Hotel yun sa may koron. 2 nights yun. So, ganun din talaga. So, ganun eh. Kapag tayo yung nagkamali or tayo yung hindi nakapunta dun sa hotel na nabook natin sa kanila tapos bayad na, non-refundable yun. So, para fair din naman, pagka kayo yung nagkamali, di ba, i-compensate nyo rin kaming mga customers. Ako, yun yung ano ko, yun yung aking take doon. Yun lang, so, kaya namin siya nakuha ng 800 pesos. Basta kung alam yung tama kayo, panindigan nyo lang. Ganun lang naman yun, guys. So, ayan ha, another tips yan from us. So, sa mga totoong supporters namin, for sure, naiintindihan nyo kami. And I love nyo kami. For sure, hindi nyo kami i-judge. So, sa mga i-judge kami, eh, bahala na kayo. Basta kami sinabi namin yung totoo. Pwede naman namin hindi na to sabihin, di ba? Pero just in case lang, kasi baka malagay kayo sa ganitong sitwasyon, at least, alam nyo na kung ano yung gagawin ninyo. So, eto na yun, guys. Samahan nyo kami. Kasi yung susunod na naming vlog, sa ibang bansa na tayo. First time namin dong pupunta. Kaya excited, natatakot. Pinaghandaan talaga namin to.
Kaya samahan nyo kami, guys. Please! Magkita-kita po tayo doon sa bansang yon sa susunod nating travel vlogs. Bye, everyone!